laki ng mga hail. Hey, that's lightning! Grabe lang! Ay, ayan yung sidings nila, oh. Zinom ko na. Ayun pa. Butas-butas talaga, grabe. Dito tayo sa treasure hunt. Nabasag kasi nga yung painitan namin ng tubig. So, hanap kami dito. Sabi ni Ivan may nakita siya dito ng ano, painitan ng tubig. So, tara, samahan nyo kami. But from here, it only works. Mm-hmm. But the other one from there doesn't. It doesn't, okay. Yeah. Sana may mahanap tayo. Yung catch lang dito, alam ko hindi pwedeng i-return yung mga gamit once na nabayaran mo na. So, yep. Na-vlog ko na to nung mga nakaraan. Kung gusto nyong i-check out to, it's a good place na mag-check out ng mga discounted items. Kung hindi rin kayo maselan, at matyaga kayong mag-ano, halungkat. Kasi may mga bago din. Ayan, no? Hi! Hi! We're here at treasure hunt. Treasure hunt. Kasi may mga bago naman, eh. May mga iba na may defect, pero need lang magtyaga. Talaga. Ayan, tulad ng iba, bukas na yung mga box. Wala namang masamang magtingin, guys, ng mga items. Baka wala dito, han. Tulad na to, yung mga folder na ganyan, ayan yung mga presyo. Matitino pa. Bago pa nga yung iba dyan, eh, diba? Ayan, parang dollar each na lang, eh. 10 for... Ah, hindi. 10 for a dollar. Like, cents na lang. Ito, may mga notebook din dito. 60% off. And then, refill ng mga... papel. Ayan. So, ito yung mga kettle. Ah, nakita mo Salton, pero iba. For 10 minutes. Ayan siya. 50% off. Ayan lang. This time, di na natin mare-return. Ni-return namin yung nabili namin kahapon. Sa Stokes. Buti nga nakita agad namin yung defect. May budget din dito. So, need kasi namin ng queen size, eh. Ayan. Sa $30, half off, $15, bale. May pillowcase na, may fitted sheets. Hi, guys. It's mahal. No, it's half off na. It's a little bit mahal na. $15 na lang. Mura na lang. It's mura na. What it's for $56. Oh, it's mahal. They don't sell these anymore. So, ito ang kasama niyan sa loob. Not bad. Need mo lang talaga maging matyaga dito kung may kailangan ka sa bahay. So, hindi na kami kumuha ng kettle kasi for the price is makakabili ka na nung sa labas na bago na. Baka kasi defective, di namin na mabalik. So, ayan. Ito na lang nakuha namin. Ayan, check out na tayo. Yun lang naman yung titignan namin dito. Pero ito yung ano namin, eh, air fryer. Okay na to, half off, magiging 70. Oh, we have it! Yeah, that's what we have. Ay ko sa Walmart, mag-wag. Ah, sige. Malapit lang naman. So, ayun guys, umabot lang ng $16.60 yung binili namin. And that's for the bed sheet na queen size na may 2 pillowcase. Tapos yung notepad na $0.80 lang. Ayun. Puntahan nyo rin to. Malapit to sa Cross Iron Mills.
it's not bad naman na tumingin. Malay nyo may makita din kayo doon. Several long days later. Ang laki ng mga hail. Mas malaki pa to doon sa nakita ko sa amin sa Winnipeg. Wow! Hey, that's lightning! Grabe lang! Wow! Akala ko ano yun? Akala ko kulog lang. Wow, ang dami! Wow! Mommy, that will hurt my head! I know, we shouldn't. We should take cover, right? Kaya nag-emergency alert lang sa phone namin, like 5 minutes ago, and then, ay, shocks! Ano ba yun? Wow! Grabe siya, oh! Ang lakas, guys! Sobrang lakas! Pati yung hangin! Oh, wow! It's a goose! Wow! Hello! Shocks! Napakatakot! Gusto ko lumabas kaya lang baka ma-strike ako ng lightning. Gusto ko sanang hawakan yung mga yelo. That was like a good 5 to 10 minutes. Tignan nyo naman. No, we're gonna be... Oh, tignan mo. May lightning, anak. Ah, nakakatakot yung weather, oh. Wow. Ito yung first time kong makakita ng hail dito sa Calgary. Nagkaganito sa Winnipeg. Pero I think mas malaki ata to. Natutunaw na nga sila, eh. Grabe yung hangin, no? Hindi ko alam, guys, kung nakikita nyo. Ayan, no? Wow. Nakakatakot. Kung nasa labas ka ng time na yan, oh, eh, may mga tao pa man din dun, no? Hello. May lightning pa man din. But they're gonna be struck by lightning. I know. Oh my gosh, scary, baby. Mommy. Wow. Matagal din to, ah. Halos 10 minutes na ngayon. I'm just scared by me. It's okay. Yeah, ganyan. Ang dami. Ang dami talaga, oh. Guys, eto yung hail. Grabe lang, oh. Pakita ko sa inyo. Ganyang kalaki. Natunaw na nga to, eh. Mas malaki pa to kanina. Grabe, oh. Tapos, tingnan nyo naman ang damage niya sa sidings ng apartment na to. Wow. Ayun pa dun, pa sa dulo. Ayun to. Grabe lang. Ayan, oh. Ang damage talaga. Ang dami, guys. Ayan, oh. Pakita ko sa inyo. Baka nakalaki. Ayan. Grabe lang. Wow. Ang dami, oh. Pwede nang magano. Halo-halo. Ang laki. Ayan. Ngayon tumila na. Pero that was a good 10 minutes din, eh. The next day. Guys, so... Wednesday ng umaga. I-video ko lang yung aftermath. Ang daming nasira dito sa likod namin. Just here. Ayan o, oh, yung mga debris pa. Wow. Ito pa o. Oh. Sa sidings. Talaga yung napuruhan eh. Mommy, don't go! No, I'm just gonna be here. Ayan. Ayan yung mga sanga-sanga ng puno na nagkahulugan. Ah, wow. Pati itong ano. Pati itong drain. Oh, grabe, oh. Oh, wow. Hanggang dun sa taas, eh, oh. Wow. Pati dun, ayan. Butas-butas yung sidings natin. Grabe. Oh, laki ng damage. Nagkalat yung mga debris, pati din. Wow.
Pati dun eh, sa mga daan. Tapos, natanggol yung ano nun, no? Natanggol yung ano nyo. Sa kotse, side mirror. Grabe, parang binagyo talaga. Literal. Wow. Magkalo. Guys, ito yung katabi naming sasakyan. Actually, hindi ito yung katabi namin, yung isa, pero baka sa kanila nga din to. Ayun yung dent, oh. Grabe yung damage, wow. Basag pa yung harap niya, oh. Wow. Hindi ko alam kung nakikita nyo ngayon, pero ayan, nagkalat yung mga damo sa mga puno. Kahit dito lang sa left, eh, sa daan, ayan, oh. Mommy, nagkalat talaga kahit saan. There's so many grass. I know. All over. Ayan o, sa left side. Mommy, nakikita nyo. Mommy, they're spreading grass. It's spread out. Ayan, yeah, o. It's spread out. Grabe. Grabe yung damage. Yung kotse niya? Mommy, ito na lang rin kay Kay. Alin? Relo na ng gas. Hindi ko maalam eh. Malalaki kasi siguro. Na-dent ng maigi. Ilaw ang mas bakal nito. May bugyo. Grabe, guys. May putang balihan na nito. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong damage ng hail. Sabi nila, dun sa mga comment na nakikita ko, nag-cloud seeding. Hindi ko alam ano yung cloud seeding. Nag-cloud seeding pa sila para lang paliitin yung hail. Eh, what if hindi nila ginawa yun? That means, mas malaki pa daw dyan. Kaya pala kumakatok yung katabing ano namin, bahay kahapon, kung sa amin daw yung white na car. Ngayon pala, ayun yun, yung nabasagan. Was there a hail here? Yeah, northwest and northeast. Yun, parang sa south wala atang hail. Oh, wow! Oh, ano? Guys, hindi ko na alam kung nakikita niyo yung mga bahay. Pero, oh, wow! Grabe yung mga sidings ng mga bahay. Di, para feeling ko hindi nyo makikita sa video. Mommy, wow. Mommy? Yeah? Mom, I said... Mommy, I said... There was lightning kagabi. Lightning. And thunder. And a very large hail. Yeah. Mamaya try naming lumabas. Pakita namin yung mga sidings ng mga bahay sa inyo. Why? Why would you go out? Butas-butas. Uka-uka. Hindi ko tibeda na. Ah, wala dyan. Yung mga sidings lang. Mommy, cone's broken. Hindi pala matibay pagkagawa yung mga bahay dito. Hindi pala matibay yung sidings kapag ka nag-heal. Buti nung nag-heal na na-try namin, na-experience namin sa Winnipeg. Hindi naman nasira yung sidings namin kasi sidings dati yung bahay namin. Ah, grabe lang. Mommy, and the windows broke. Mommy, and windows as well? May window din? Wow. Sabi din sa news, grabe yung mga siding. Siguro, pakita ko sa inyo, maglakad kami mamaya ni Ma'am C. Ah, sakit sa bangs niyan. Papaayos mo. Nung 2020 daw, nagkaganito na eh, hailstorm dito. Billions daw yung naging cost ng damages. Yeah, so far ito siguro yung pinakamalaking hail damage na nakita ko kasi yung experience namin sa Winnipeg kahit maliit lang yun is hazard. Yeah. Kahit na malalaki yun, parang good 5 minutes lang and then it stopped. Pero hindi ganun kalaking damage ang ginawa niya. Dito lang kami sa may Airdrie. Ipupuntahan lang din kami. Nakaano sila ngayon? Level 1 water restriction. Nakalagay low ang supply nila. Mommy, whoopsie. Yeah. Save the water. Save the water. Mukhang hindi tinamaan ng mga hail itong Airdrie. Kasi tinitignan namin yung siding sa mga bahay is okay pa. Pero doon sa northwest, northeast,
Mamaya i-vlog ko baba ako. Pakita ko yung mga sidings ng mga bahay. Gloomy pa rin nga ako nakikita nyo ngayon. Huwag naman sanang mag-hail ulit. Mukhang uulan eh. Mabigat yung mga clouds. Tingnan natin. Ito, mabilis siya ining kaya. Ito guys, oh. Level 1 in effect. Water restriction. Water restriction. Level 1 now in effect. Yeah. Guys, grabe pala yung effect sa mga bahay. Ayan yung sidings nila, oh. Zinom ko na. Ayun pa. Butas-butas talaga. Grabe. Ayan, oh. Wow. Ito yung effect nung hail. Mommy? Yung sidings ng mga bahay. Mommy? Mommy? Yeah? Cracked from the hail. Yeah. Hindi ko alam kung kita nyo. Ito pa, more sidings na sirang-sira talaga ng ano. Nung hail. Napuruhan talaga. Ah, grabe yun ah. Kita na yung kaluluwa. Kita yung kaluluwa. Ito pa. Ayan. Ang bunga ng Delubyo. Delubyo. Sirang sidings. Oh no! Yeah, we gotta go, we gotta go. Calgarians will be assessing the damage this morning after severe thunderstorms roared through the city last night, brought with it large hail, wind, and heavy rain. Yeah, the storm so intense, an emergency alert was issued telling people to take cover, warning that the system was capable of producing up to baseball-sized hail. Here in Calgary, the northwest and northeast were hit hardest, with a number of communities reporting damage to homes, vehicles, and yards. Michael King joins us live now from the community of Redstone. Michael, good morning to you. We are waking up this morning seeing the kind of damage left behind. What are you seeing? Good morning to you. Yeah, good morning, Dallas, Blake. Well, we know that there's damage to homes and vehicles, but we're also still seeing some localized flooding. We're here in Redstone, Redstone Drive and Redstone Street, where there's a couple feet of water still here, and a number of vehicles still making the decision to drive through there. So this is something that we're seeing in a couple parts of the community here. Patches of water, people still driving through. There's stalled out vehicles from last night. As we said, damage to the siding, a couple smashed out vehicles as we were driving in here this morning. The damage in terms of the siding really seems to be limited kind of to that west, your kind of west exposure, but yeah, tons of damage to the siding, very reminiscent to what we saw back in 2020 when the northeast was hit by another hailstorm. That one, the damage cost more than $1 billion. Obviously, we're still in the very early stages of this, trying to figure out exactly how much damage this storm has caused. We also know that the Calgary airport was hit very hard by this storm last night. Oh no! Yeah, we gotta go, we gotta go! So you can see the tiles, they're falling from the ceiling, water pouring from the ceiling and pooling on the floor. This is in the domestic terminal. The Calgary Airport saying that part of the domestic terminal will still be closed. Last time we checked, over 30 flights have been canceled, obviously limiting the number of gates specifically for those domestic flights. The Calgary Airport Authority also confirms that the damage was due to the hail and the heavy rain. Airlines are suggesting that passengers check their flight status online before heading to the airport. Again, a lot of cancellations in place right now over at YYC. Another scary sight that we saw yesterday, and we see this all the time when we have the storms roll through Calgary, is cars stopping underneath the underpasses, specifically Stony Trail, always one of the worst ones. Stony Trail at Harvest Hills, Deerfoot Trail, and Country Hill completely blocked. In the past, we've spoken with Calgary police about this, and they say that the rain and hail really limits your visibility. So you come up
onto these overpasses, it's completely blocked. That can be a very dangerous situation. They understand people want to go through and protect their vehicles, but they're just saying that that really creating a very dangerous situation here. So again, cleanup's going to start getting underway here in the northeast, northwest as well, hit last night. So we'll just be keeping an eye as Calgarians deal with the aftermath of last night's storm.